Ito po mga kababayan, ipinepresent ko po sa inyo ang aking siyoma yan. Mausok-usok pa, kahahango lang po. Ayan, kung gusto niyo pong malaman kung paano ko po ginawa itong napakasarap na siyomay na ito, pork siyomay po ito, sundan niyo lang po yung mga step na aking sasabihin and meron na po kayong pork siyomay. Ayan, ang sarap niya. Sarap po niya pag meron pong ano, sausawan na toyo na medyo may maanghang o kaya barrio fiesta. Ayan, na may kalamansi. So yan, start na po tayo mga kababayan. Hello po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong kababayan from Japan Krista Channel. So for today's video mga kababayan is hindi muna po tayo gagamit ng oven ngayon. Hindi po tayo magbe-bake ng tinapay. Kasi po ito i-request sa akin ng ating kababayan. Ito po yung tinatawag na pork siomay. So sa iyo kababayan, ito na po yung request ninyo na matagal nyo nang re-request sa akin na ngayon ko lang nagawan ng ingredients kung paano ba gumawa ng pork siomay. So ito mga kababayan ng mga ingredients niya, napakasimple lang. At ang mga sukat po nito ay nakasulat din naman po sa unahan ng video, kaya hindi po kayo malilito ng pagkasunod-sunod dahil ang pagkakasulat ko po sa kanya ay sunod-sunod na rin po. So, sinasuggest ko lang po sa inyo mga kababayan na ito po yung ang ground pork po natin, kailangan nasala na po natin siya. Wala na po siyang tubig kasi pag may tubig pa po siya, pag naluto siya, parang ano siya, meron siyang mga ano-ano sa ibabaw. Parang may nagkabula ng konti. Kaya kailangan dapat talaga ay na-strain nyo na ng husay ang inyong pinaka ground pork. So, mga nagtatanong naman sa akin sa Japan, kasi po minsan marami po nagtatanong sa akin dito sa Japan ano yung ginamit ko, ganito. Ito po, kasi sa Japan ang siomay po, ang tawag ay siomay. Ayan po, siomay. Ayan, ito yung ginagamit ko, kabahin kung sino man po nasa Japan, ito ang ginagamit kong pang siomay. Sa Pilipinas, may nabibili na rin pong wrapper ng ganito. So, ayan o, naka-drawing naman po eh. So, ayan mga kababayan, mag-start na po tayong gawin ng ating pork siomay. Start na po tayo mga kababayan. Pasensya na po kung may mga shadow. Ano po? Bago po pala tayo mag-start nito, kailangan po tayo nakapag, ano na, ng ating steamer. Kailangan nakapagpakulo na rin tayo, nakapagsalang na tayo ngayon pa lang habang ginagawa natin para pagkatapos, kumukulo na siya, diretso na po siya natin salang. So, ayan mga kababayan, ito pong ating ground pork. Ilagay lang po natin, madali lang po ito, pagsasama-samahin lang po natin lahat ng ingredients niya. At ito pong sukat ito mga kababayan, ito po ay tamang-tama na sa akin kasi. Kaya, sa inyo rin po, pag-iba-iba rin po ang lasa natin mga Pinoy. Kaya sa inyo, kung medyo matabang pa, pwede nyo dagdagan. Kung medyo maalat, bawasan ninyo. Ayan, so nasa sa inyo po kung anong gusto nyong lasa. Pero ito, binibigyan na po sa inyo ang mga sangkap. Pero para sa akin, ito po ay tama na. So, i-add naman natin yung ating salt. Say din lang natin yung salt natin. And then, ilagay naman natin yung ating pepper. Ayan. And then, yung ating spring onions. Say din natin. Yung ating garlic na mince. Yan lang po, ganyan lang po. Pagsasama-samahin lang po, napakadali. At saka yung ating medium size lang po ito ng onion, mga kababayan. And then, yung ating egg. Medium size lang po ng egg. So, yan. Ganyan lang po kadali. Pagsasama-samahin lang po natin. Haluin lang po natin siya ng mabuti. Ayan. Hindi na po tayo mga ngailangan dito ng harina. Kagaya ng mga lumpia na ngailangan pa ng harina. So, ganyan lang po kasimple mga kababayan. Well combined lang ito. And pwede na natin itong i-wrap. And tuturuan ko po kayo kung paano po mag-wrap ng pork siomay. And sa nga po pala mga kababayan, kung gusto nyo pong malaman ang lasa niya, so bago kayo mag-wrap, pwede naman po na mag-prito muna kayo ng konti or mag-steam kayo ng kaunti para ma-adjust ninyo yung lasa na gusto ninyo. Pero para sa akin po talaga ito ay tamang-tama. So yan, well combined lang po natin ito. So, ito na po na well combined ko na po siya. So, pwede naman po kayong gumamit ng guantes para mas madali, masamasa nyo siyang ganyan kung nahihirapan po kayo o natatagalan sa pag-combine gamit ang ating spoon. So, ngayon, tuturuan ko na po kayo kung paano po ang mag-wrap ng ating pinaka-siomay. So, ito pong ating siomay wrapper. Yan. Kuha lang po tayo ng isa. And then, yan. Ilagay po, nakaganito po yung ating kamay. Ilagay po natin siyang ganyan. Yan. Kuha po tayo ng ating pinaka-siomay. Nasa sa inyo po kung gaano po kadami ang gusto nyong siomay. So, yan. Balik lang po ulit. Iganan-ganan natin.
Lagyan lang natin ng konting green sa ibabaw. Ayan, i-press lang natin ng konting ganyan, mga kababayan. And then, nakikita nyo po itong pinakailalim. Ayan. Bale, ang gagawin po natin dyan is, papalupaluin po natin yung pinakailalim niya para po siya ay medyo ma-flat. So, ayan. Ayan po, nakita nyo flat na siya. And then, ito na po yung pinaka-showmine ninyo. Oh. Hindi nyo na po kailangan mag-tupi-tupi pa para lang makabuo ng isang siomay. So, ayan na po. Ganyan na po kasimple. Lalagay nyo lang po siya dito sa inyong pinakakamay. So, nakuha nyo ba mga kababayan? So, ayan. Ilagay na po natin siya sa ating isang lalagyan. Kasi ito pong ginamit ko para ilalagay ko po sa loob ng aking steamer. Para diretso hango na po siya. Ganyan. Pwede naman pong ito, isa-isa ilagay nyo sa steamer. Kaya lang kasi pag hango, mag-iisa-isa pa kayo. Kaya, ginawa ko na lang, nilagay ko na lang sa isang lalagyan para pag hinango ko siya, isang hanguan na lang siya. So, yan mga kababayan, ulit-ulitin lang po natin. Nakuha nyo naman po kung paano ko po ginawa yung ating pag-wrap. And tapusin lang po natin, ito ay ready to steam na. So, yan na po, kumukulo na yung ating pinaka-tubig. Sakto-sakto lang sa pagka-ano ko, tapos ng aking pag-wrap. Bali, itong ating pinaka-siomay, ito na po mga kababayan. Yan, yung first batch po niya. Bali, makakagawa po kayo dito ng mga nasa 50 pieces, 50 to 60 pieces po ng siomay dun sa aking ginawang recipe. So, ayan mga kababayan, takloban lang po natin ito. And, i-steam lang po natin ito ng 25 minutes. Ito na nga po yung ating finished product mga kababayan. Bali, may isa pa po akong batch na nakasalang doon. Bali, pinresent ko muna po sa inyo itong first batch na ito. Sama nyo na po itong mga kababayan sa inyong mga mimeryendahin. Pwede rin po itong pang-ulam, sa totoo lang po. Masarap din po ito ng may Barrio Fiesta na may ano, kalamansi. Wala lang po kasing available na kalamansi kasi dito sa Japan. Lemon po meron. Pero iba pa rin po yung sarap ng kalamansi na may bibigay niya sa ating toyo at saka sa ating pinaka Barrio Fiesta kapag magkasama po siya sa mga alamang kahit na ano pong klase. So sinasuggest ko po sa inyo na medyo tabang-tabangan nyo po yung inyong pinaka pagtimpla nito. Kagaya po ng timpla ko, hindi siya ganun kaalat. Para pag sinausaw nyo pa dito sa toyo or sa Barrio Fiesta o sa anumang alamang, napakasarap po niya. So ayan mga kababayan, ito na po. Sa nag-request nito, ito na po yung nire-request ninyo kababayan. Nagawa ko na po. Pakisundan na lang po yung mga ingredients and step by step kung paano ko siya ginawa. And ito po, pakivisit na rin po yung aking Crystal Channel na page, sa aking FB page. Sa mga nagko-comment po doon, sa mga nagme-message sa akin, kung na medyo yung reply ko po sa inyo medyo late na, pasensya na po sa inyo kababayan kasi medyo busy lang po ang inyong kababayan dito sa Japan. So ayan mga kababayan, tikman na po natin. Kuha po tayo ng isa. Ayan. Chinapstick ko na po. Ayan. Mga kababayan, no. Makikita ninyo, o. Oh. Nausok-usok pa nga siya, eh. Ayan. Ang sarap po niya talaga. Sausaw natin. Ayan. Meron po akong pampanghang, eh. Kasi mahilig po ako sa manghang na sausawan. Ayan, and tikman na natin. Mmm. Mga kababayan, ang sarap po talaga. I-try nyo na po talaga itong recipe ko sa inyong mga tahanan na talaga naman pong hindi kayo magsisisi sa sarap. Napakasarap po niya. Parang binili nyo po siya talaga sa pamilihan. Ito po yung sinasuggest ko sa inyo. Hindi naman po ako nasasuggest sa inyo ng mga hindi masasarap na pagkain. Kasi hindi ko po ipepresent sa inyo to kung ako rin lang po ang masisira sa inyo. Kaya wala po akong sinisikret na recipe sa inyo. All out po lahat yan. So, ayan mga kababayan. Sa mga kababayan ko pa pong hindi po muna nakakapag-subscribe sa akin channel, huwag po sana ninyong kalimutan mag-subscribe. At sa palagi ko po sinasabi sa inyong lahat that you are a blessing to others. And kung kaya kong gawin, kaya nyo rin. Bye-bye po mga kababayan!